Mula sa Zamboanga City, hihilingin ang Department of Justice na mailipat sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City ang mga nakakulong na miyembro ng MNLF Misuari Faction na sangkot sa Zamboanga Crisis. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Rafi, buo na ang 5-man panel of prosecutors ng Department of Justice na hahawak nga sa mga kasong rebelyon na isinampa laban kay MNLF Founding Chairman Nur Misuari at iba pang MNLF members na umatake noon sa Zamboanga. Ang panel ay pangungunahan ni Senior Deputy State Prosecutor Richard Padulion at nangyadaan sina Regional Prosecutor Peter Medalle, Assistant State Prosecutor Aristotel Reyes, Assistant State Prosecutor Niven Canlapan at Prosecution Attorney Cesar Angel Chavez III. Nahaharap sa mga kasong rebelyon at paglabag sa international humanitarian law sina Misuari at ang kanyang mga commander ang MNLF na sina Ustad Javier Malik, Asaming Hussein at Bas Arkit. Kasama rin nakasuhan ang 57 iba pang MNLF followers na nakadetene ngayon sa San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City. Inataasan na ni Justice Secretary Laila De Lima ang mga prosecutors na mag-file na ng manifestation sa Zamboanga RTC para hilingin na mapabilis na mailipat ang records ng mga kaso sa Taguig RTC kasunod nga na naging resolusyon na inilabas ng Supreme Court. Aayusin pa raw ng gobyerno ang plano oras na ililipat na sa Taguig ang mga detainee mula Zamboanga. Kailangan nga raw kasing maplansa ng mabuti ang seguridad para rito. Nauna na rin sinabi ni De Lima noon na sa Camp Bagong Diwa nila nais ma-detain ang mga MNLF na nadawit sa Zamboanga crisis pagdating dito. Dahil hindi pa rin lumulutang sa kabila ng mga warrant of arrest, kanselado na rin ang pasaporte ni Misuari at Malik. Nauna lang napabalitang isa si Malik sa posibleng napatay sa bakbakan, pero hindi pa rin yan kumpirmado kaya't itinuturing pa rin sa wanted sa ngayon. Rafi? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.